What's up mga kauma? Nakakaroon sa among balay sa Southern Leyte. O nakalaya na ko sa akong quarantine. Nakakaroon sa among farm, sa likod sa among balay. Sa uma na inday. Ako papa nang tuwa sa mga nitibong mga manok. So karoon nga hapon, tuwa ta sa among mga dominant CZ ng mga manok. O nakapon may mga astralorp. Ato silang tuwaan og Madre de Agua. Yan. Ito po yung Madre de Agua. Tapos nasad may Azula. Mao ni among Azula. Okay. Supplemental feeds nato sa atong mga pasensya na kayo kay gikan may nagtrabaho no. Ang Azula og ang Madre de Agua. Mayo kani siya nga himuon na to nga supplemental feed sa atong mga manok. Pwede nimo siya gamiton as much as 10% imong total nga feed production. Daghan kami Madre de Agua dere. Nga nasad mi tilapia. Una mo tilapiahan dere gamay. So, giandam na ni Papa ang mga feeds karon sa atong natong gamiton para sa atong mga dominant. Ito rin yung mga black astralorp namin tsaka may white leghorn. Mga inahin po sila at may rooster din doon sa ito po yung rooster namin na Rhode Island Red na rooster. Yan. How many weeks? Mga 8 months. Ah, 8 months na pala to. Tsaka may white leghorn din kami. We are currently on transition from other types of chickens to heritage and dominant chickens. Bali, sineseparate lang po namin yung mga heritage na mga uncertified na mga manok from our dominant CZ. Ito naman po yung mga astralorp din. Nangingitlog na po to. Sa ngayon, wala pa po tayong pahitlugan, pero hopefully sa bakasyon ko dito makakagawa na po tayo ng pahitlugan. Ito po yung mga yung bagong mga rooms namin para po sa mga black astralorp po dito at saka may barred Plymouth Rock po kami. Tapos ito po yung sa dominant, dito po namin nilalagay. Hindi po natin iniipon yung mga dominant dun sa iba kasi high risk po sila eh, high risk po ng ano, para ma-prevent na rin po yung transmission ng virus tsaka yung sakit. Tsaka dito yung pinakita ko kanina tsaka yung sa last video natin, eto po yung first room namin na ginawa ng papa ko. Tapos yun, nanganak yung rooms. Eto na. Tapos meron din kaming room dito, iba naman po. Balak namin tong iano, siguro sa parent stock next year or siguro extension din ng mga F1. Sa ngayon, ano, kalat-kalat muna. Ito po yung papa ko. Siya po yung ano dito, technician o field manager to. Siya lang po yung nagtatrabaho dito. Itong lahat ng nakikita nyo, siya lang pong tumira nito. Oo, tsaka yung mama ko. Hirap magtagalog, no? So, kukuha po tayo ngayon ng Madre de Agua. Ha ha ha.
So sa ngayon po, eto muna yung ginagamit natin kasi wala pang budget. Pero yung plano talaga namin, lalagyan namin dito ng ano, yung steel talaga. O meron din kaming mga coconut bark doon na ikakat namin bukas. Ano kasi yung lugar namin, predator prone. Nilagyan namin ng sin, yero, kasi recently may na-discover kami na ano doon, na parang binubutasan, hindi naman tao yung bumubutas, pero medyo may kalakihan yung butas kasi. Tsaka alam namin kung may predator dito, siguro may daga o yung civet milo sa Bisaya. So sayang naman, no, mabibiktima yung mga alaga natin. Dito naman, ito po yung mga black australorp, at meron din tayong barred rock, barred Plymouth rock. Ayan po, approaching 4 weeks na po ito. Yan lang muna po ang update mula dito sa aming farm. Kung meron naman kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin, of course, hindi naman po ako expert, pero may konti po tayong kaalaman dyan. Pwede nyo pong mailagay sa comment below, at saka makokontakt nyo rin po kami sa Facebook. Tsaka nga pala, mag-o-open na po kami ng Agribit Store. Maliit lang po na Agribit Store. Siguro this month. So kita-catch po tayo sa susunod na video. Baka ma-videohan natin, kasi hindi po ako magtatagal dito. 1 week lang. Uuwi kaagad ako. Tapos 1 week, 1 week akong na-quarantine. So yun, wala tayong oras. Hangtod sa sunod nga higayon. Hasta la vista, mga kauma. Pa, hasta la vista.